Magandang araw po, Doc Willie to. Kaya ba natin ibaba ang ating blood pressure, pati ang heart rate sa loob ng 2 minuto? Papababa natin yung blood pressure, ha? Pati yung tibok ng puso. Actually po, kaya po yan gawin within 2 minutes. Meron akong technique na ituturo sa inyo. Una-una, ang high blood, alam naman natin, di ba, yung mga may high blood dahil sa paninigarilyo, sobrang alat kumain, overweight, high blood din, laging stress, malakas sa alak, at malakas sa sigarilyo. Yung mga may family history, namamana din yung high blood. At pag hindi natin gagamutin yung high blood, tinuturo ko naman po sa inyo paulit-ulit, pwede magdulot ng heart attack, stroke, heart disease, at marami pang isang ibang sakit kasama ang kidney failure. So, meron tayong mga tips. Para bumaba ang high blood, maraming paraan. Pwedeng kunin sa gamot, pwedeng kunin sa exercise, bawasan yung alat, pwedeng healthy diet, tapos yung stop smoking din. Paano malalaman kung high blood? Lampas 140 over 90. Okay? Pero bukod dito, merong paraan na para maibaba pa natin na mga, siguro mga 20 points. Karamihan kasi sa high blood, hindi lang maraming halo eh. Bukod sa overweight, minsan stress ka lang eh. Alam nyo ba, pag nagalit kayo, tataas ang blood pressure nyo ng mga 30 to 50 points. Kanyari, 130 over 80 ka, nagalit ka, abot ng 180 yan. So, paano gagawin natin? Ang isang mabilis na paraan na ginagawa ko ay deep breathing exercise. Okay? Paano gagawin itong deep breathing exercise? So, pag na-high blood kayo, o magpapacheck kayo ng isang blood pressure, kailangan nyo pumasa sa medical, mag-abroad kayo, OFW, kailangan nyo bumaba, di ba? So, ganito gagawin nyo. Let's say, 150 over 100, mataas, subukan natin ibaba. So, upo kayo sa isang relax na silya. Relax dapat yung silya. Pwede nakahiga, bagsak lang yung shoulder, quiet place, pwede mo pikit ng mata mo, mag-isip lang muna ng magagandang bagay. Kalimutan mo muna yung mga kaaway mo, yung mga utang mo, kalimutan mo muna yan. So, ihinga tayo ng malalim. Hinga sa ilong, pwede sa ilong o sa bibig. Hinga malalim. Bilang ka ng 1, 2, 3, 4. Tapos, pigil ng mga 2 segundo para mag-exchange yung oxygen sa baga bago exhale. Exhale sa ilong bilang 4. Pwede sa ilong, pwede sa bibig. Minsan mas nakaka-relax sa ilong eh. Pero kung may sipon kayo, barado ang ilong nyo, pwede naman sa bibig. So, paulit-ulit lang siya in 2 minutes. Ulitin natin, ha? Hinga ng malalim. Puno na, pigil, 2 seconds, exhale. Ngayon, patagal ng patagal, mas gusto ko po, pabagal ng pabagal yung paghinga. Okay? Patagal ng patagal, pabagal ng pabagal ang hinga, tagalan mo kung kaya mo gawing 6 seconds. Pigil, 2 to 3 seconds. At exhale mo kung kaya mo matagal, 6 seconds. Relax lang, okay lang yan. May load pa kayo. Hindi ko papatagalin, 6 seconds. So, ang purpose nito kasi, ang katawan natin, dalawang klase yan. May dalawang automatic sa katawan natin. Tawag namin dyan, hindi automatic eh, autonomic nervous system. Merong sympathetic tsaka parasympathetic. Dalawang, parang may accelerator, may brake. Yung sympathetic, naisip ko lang accelerator. Yung sympathetic, parang gas yan. Pag pinares mo, bilis, bilis ng tibok. Kabado, nervyos, di ba? Mahilig kayo sa sympathetic, nervyos, nagwawala, naninigaw, nanginginig. Di ba? Tapos, kaya din ang katawan natin yung parasympathetic. Parasympathetic, relax, kalmado, tulog. Di ba? Masarap mababa. So, binabawasan natin yung sympathetic, yung gas. Pinapaandar natin yung parasympathetic, yung preno. Pag parasympathetic gumana, bababa ang blood pressure, bababa ang heart rate,
pati paghinga mo bababa at pinakamaganda sa lahat, luluwag ang ugat sa puso. Kasama din yon ang mga blood vessels magdadilate nila sa puso, sa buong katawan. At pati utak mo marirelax. May Japanese study na yan, 20,000 Japanese ginawa nila yung may high blood at pinahingalan ng malalim, nakakababa. Kahit normal blood pressure, bababa konti. Okay? Bukod dito, mayroon pa ako final tip. Diba, tinuro ko na, diba? Inhale, spigil. Tapos, importante yung isip pa. Huwag kayong mag-isip ng kaaway, magulo. Huwag mo, kailangan di mo makita yung mukha ng lalaking umiwan sa iyo. Kailangan ano ka lang, relax. Ha? Wala mo ng problema, relax muna. So, importante yung nasa isip mo. Isipin mo sa isang magandang lugar ka, isang magandang bagay. At may added tips ako, last tip. Habang ginagawa nyo to, inhale, pigil, exhale, merong parang added power. Ang added power dito, para sa may sakit sa baga, mahina ang baga, may TB, may COPD, may emphysema, pwede ka makakuha ng dagdag oxygen na good for the lungs, maganda rin para bumaba ang blood pressure. Gagamitin mo ang diaphragm para huminga. Diaphragm is yan. Ulitin natin ha. So, hinga malalim, pero isang kamay dapat nasa tiyan. Yan. So, pag hinga malalim, kailangan lumalaki ang tiyan. Okay? Pag hinga, paano ba ito? Side view, hinga. Yan, laki tiyan. Dibdib, hindi lumalaki. Pigil, exhale. Hinga ulit, laki tiyan. Pigil, exhale. Yan ang secret. Okay? Pag pinapalaki mo ang tiyan mo, di ba, bad posture, di ba, pangit. Pag pinapalaki mo ang tiyan mo, yung diaphragm nandito sa baba, yan ang pinakamalaking muscle bumababa yan. So, ang daming oxygen na kukuha ng baga mo. Siguro, 20% more oxygen. Palaki ng tiyan. Yan, daming hangin. Hindi yung dibdib, ba? Pag dibdib ang ginagamit mo, mahina. Yan, turo na yan ng mga pulmonologists, mga lung specialists. Okay? So, ganyan lang po. Within 2 minutes, kung kaya nyo 5 minutes, mas magaling. Yung iba, 30 seconds na papababa na. So, bago ang exam, bago ang problema, bago sumugod sa kaaway, deep breathing exercise, pamparelax, baba ng blood pressure, heart rate, at kung makontrol na to sa blood pressure nyo, okay na. Okay? Pero kung talagang super high blood kayo, tulad na sinabi ko, baka kailangan nyo rin ng dagdag konting gamot, kung talagang sobra taas, tigil sigarilyo, alat, at diet din, para mas bumaba pa ang blood pressure. Salamat po.